Kapag ganitong magpapasko na at malamig na ang simoy ng hangin, nanunumbalik kay Ella ang alaala ng isang gabi sa simbahan kung saan siya humiling. Opo, istorya po ito tungkol sa winish sa Simbang Gabi. Nasa unahan po akong part ng mga upuan. And then, may nakita kasi ako, ang sabi ko, ang gwapo naman. So, nakita ko siya, doon ako napaniwala sa love at first sight. Lord, please, balato niyo na po to sa akin. Regalo mo na sa akin ngayong Pasko. Sabi ko, magbo-boyfriend ako pag siya yung magiging boyfriend ko. Pero pag hindi, siguro magmamadre na lang talaga ako. Isa siya kung bakit gusto ko lagi makakumpleto ko yung Simbang Gabi. Diba sabi nila, pag nakumpleto mo yung Simbang Gabi, pwede ka talaga mag-wish at magkakatotoo yun. Pero kahit kompletuhin pa raw ni Ella ang siyam na Simbang Gabi, suntok sa buwan na maging sila ang kanya kasing napupusuan na si Rick. Brother Rick pala, isang seminarista. Noong time na yun, parang doon ako napadasal kay Lord na bakit naman ganyan, Lord? Tandang-tanda ko, right after the first Simbang Gabi noon, nakita ko itong batang ito, ang term ko ngayon bata, ang pumasok talaga sa isip ko, bakit may ganitong kaganda dito? Alam daw ni Brother Rick ang kanyang limitasyon. Pinipilit kong ibaon or kalimutan kasi nga ang status ko ay brother. Nakumpleto ni Ella ang Simbang Gabi pero hindi natupad ang kanyang minimithi. Makalipas ang dalawang taon, muling nag-cross ang landas nila ni Brother Rick. Noong 2018, nagkaroon ng summer team building. Napansin ko siya na hindi siya masyadong nakikihalubilo dun sa mga co-youth niya. That's why I approach her na, tara, kain tayo. Doon na nag-start, parang naglolokohan na kami, palagi na kami nagbibiroan. Sa tuwing nagkakakross yung aming mga mata, parang ini-imagine ko lang na nagkataon lang to siguro. Siya po yung tinatawag kong that one love that never goes away. Kapag kinikilig ako, kailangan kong ilagay sa isip ko na hindi pwede. Magpapari kasi siya. Umiyak talaga ako kay Lord. Parang ayoko na. Para kasing nilalagay ko yung sarili ko sa sitwasyon na alam kong matatalo lang siguro ako. Hindi ka pwede main lang! Kahit na anong iwas daw ni Ella, tila biniro sila ng tadhana na maging mas malapit sa isa't isa. Di ba writer ka? Ba't di mo tayo mag-submit sa newspaper? Doon ako nag-idea na why not write about him? Ang hindi maamin-aming pag-ibig sa seminarista, ibinuhos ni Ella sa ipinasa niyang artikulo. It was a cold December night when I first laid my eyes on you. It was just a normal Simbang Gabi at first, but then I saw you. It took me a lot of courage to say this, but I want you to know that I love and value you. Continue serving him until we meet again, my future priest. Must confess, I've been blessed. Darating yung time, Lord, na mapapublish to, I think it will be your sign for me na kailangan kong i-confess yung nararamdaman ko. Pero kung hindi, I will take it as a sign na kailangan ko ng ibaon sa limot lahat nung nararamdaman ko simula nung una. Makalipas ang dalawang buwan, chinek ko yung website nung newspaper, nandun yung article na ginawa ko. Sabi ko, it's time to tell him. Ginupit ko yung column na yon, dinikit ko siya sa simpleng colored papers, naglagay po ako ng letter na nag-explain kung ano ba talaga yon. Sobrang na-excite ako, naiyak talaga ako. Nangangatal pa talaga yung kamay ko nung inabot ko sa kanya. Ang unang ko pong sinabi ay, huwag niyo po munang bubuksan yung sobre. Pag kayo na lang po mag-isa, tsaka niyo na lang po basahin. Pero ilang araw ang lumipas, natapos na ang Simbang Gabi nung taong yon. Nag-Christmas at New Year na't lahat. Pero si Brother Rick, hindi nagparamdam. Feeling ko hindi niya na ako kakausapin or magagalit siya sa akin. Hanggang sa first week ng January, nagkaroon kami ng heart-to-heart talk. Ang una niyang sinabi sa akin, pwede bang little sister na lang? Nalungkot ako na naiyak ako. Tinanggap ko na lang na ayun talaga siguro yung tingin niya sa akin. I feel like that was a breakdown. Pasensya na, ito lang yung kaya ko ibigay sa'yo. Ang hindi alam ni Ella, si Brother Rick, meron ding inililihim. Nung una talaga ako ay kinabahan na kinilig. Kasi never in my life na may maglalakas ng loob na maggawa ng ganong article via that newspaper na i-express yung nararamdaman niya. At nagsisimula na rin palang maguluhan.
I used my prayer time during the seminary days. Lord, kayo na po ang bahala sa akin. Kasi kung itutuloy ko po itong ibinabalak ko, ay hindi ko po alam kung paano ako magsisimula. Matapos umamin ni Ella sa kanyang nararamdaman para kay Brother Rick, ang seminarista, nagdesisyon na ring ikumpisal sa dalaga ang tunay niyang nararamdaman. Hindi ko namalayan na yung mga sweet gestures ko noon, though wala pang label, ay form na ng panliligaw. Unti-unti ko napansin na ako na yung nag-i-initiate para mag-approach sa kanya. Unti-unti nang lumilinaw sa isipan ko na kung ipagpapatuloy ko itong ganitong buhay pagdating sa aming relationship, pipiliin ko talaga siya. Sakop siya ng Holy Week. Nag-selfie lang po ako, naglagay ako ng bulaklak sa ear, tapos nag-selfie ako, sinend ko sa kanya. And then, nag-reply siya sa akin, sabi niya, alam mo ba, sa Hawaii, kapag yung mga babae naglagay ng flower, sa left or right ear, I'm not sure. Ibig sabihin nung taken na sila. Tsaka lang nag-sync in sa kanya na, anong meron? Bakit? Taken ka na ba? Sabi ko, hindi pa ba? Sabi niya, tayo na ba? Hindi pa ba? Ayun lang yung sagot ko sa kanya. And then, doon napaiyak na rin po siya noon na, huy, totoo ba? Girlfriend na kita. Boyfriend mo na ako. Sabi ko, oo. God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I ayokong darating sa point na pipiliin mo lang ako dahil pinili kita. Gusto ko pipiliin mo ako dahil ako talaga yung pinili mo. Nalito talaga ako. I used my prayer time during the seminary days. Lord, kayo na po ang bahala sa akin. Binigyan ako ni Lord ng sa tingin ko true love, pero babawiin niya rin pala. At matapos ang mahabang pagninilay-nilay, si Brother Rick, tuluyan ng nagpaalam sa seminaryo. Napagod din ako eh. Tigilan na natin ito since wala na rin naman ako sa seminary. Mag-out na rin tayo. I am very much decided about it kasi nga ayoko maging unfair kay Ella and ayoko rin namang maging unfair pagdating sa aking supposedly magiging commitment sa simbahan. Nagpaalam ako sa aking mga superiors na hindi na po ako magpapatuloy sa aking formation. One of the biggest blessings na binigay sa akin ni Lord, siya po kasi yung living proof na pagdating sa pagmamahal, walang imposible. In your arms of someone new, with every tender kiss from you, oh, must confess, I've been blessed. Ayon sa CBCP, ang pinagdaanan ni Brother Rick, hindi na bago. Sa training ng mga pare, ay merong 1 or 2 years upang i-test ang sarili nila. Ang mga seminarista, ang majority ay lumalabas. Ang reasons, samutsari, isa lang yun sa mga dahilan. Yung bang na-fall in love ka, ang start ng simbahan ay walang masama dun. Kasi choice mo yun eh. At buti nga ngayon ka na mag-decide habang ikaw ay seminarista pa. Kasi wala ka pang sinusumpaan. Kakaroon ng mga tao mag-agree at may magdi-disagree talaga. Just because our story is like this, it doesn't mean na ganun din ang gawin nyo na lumabas na rin ang seminaryo. Hindi po ganun. All love stories are different. Dahil kung para sa inyo ay ibibigay naman ng Diyos. Para po dun sa mga tao na siguro hindi agree sa naging decision ko, pagdadasal ko po kayo kasi nga po ay wala naman po akong saklaw, hindi ko po control yung pagdating sa inyong mga iniisip at magiging reaction dito. Na huwag niyong mamatahin yung mga lumabas sa seminaryo. Kung ang lahat ng matitinong lalaki ay magiging mga pare, wala nang magiging matitinong mga ama. At kung lahat naman ng mga matitinong lalaki ay magiging ama, walang magiging matinong pare. Nasa decision mo yan. Kasi ang Diyos ay pinapatubayan ang lahat. Misa ma-inspired ka ng Diyos, ma-inspired ka sa nangyayari sa lipunan. Ang tawag natin doon ay simulain ng bokasyon. Pag naramdaman nyo yun, pwede kayong makipag-usap sa parish priest nyo. Doon, unti-unting titingnan kung meron kang bokasyon. Hindi man natuloy sa pagpapari, may pangako si Rick. Hindi ko sasayangin lahat ng natutunan ko. Sinasabi ko nga sa kanya palagi na feeling ko hinubog ka ni Lord sa seminary para maging mabuting partner. Pagdating ng panahon, siguro maging mabuting padre di pamilya.
Mami, nandito lang ako para sa atin. Lagi akong nakaalalay sa lahat ng gusto mong maabot sa iyong buhay. Love you. Daddy, mahal, kahit anong mangyari, hindi kita ipagpapalit sa kahit ano, sa kahit sino sa mundong to. Kasi biyaya ka ng Diyos sa akin. Mahal na mahal kita. God gave me you to show me what's real. Sa darating na Simbang Gabi, ikaw, ano ang iyong ihihiling? Thank you so much, mga Kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.